What's up mga kapadyak? Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano magtanggal ng rear wheel. Pero bago tayo magsimula, i-click mo na ang subscribe button at notification bell para sa marami pang videos. So ngayon mga kapadyak, katulad ng sinabi ko kanina, tuturuan ko kayo kung paano magtanggal ng rear wheel. So follow nyo lang ang steps sa pagtanggal ng rear wheel. So, kung nakikita nyo ang silver cage natin na derailleur, medyo okay pa. So, tara, simulan na natin. Step number 1. Luwagan ang skewer o ang QR or ang quick release. Para maluwagan ang skewer, kailangan nating i-flip ang lever nito pabalik or pabaliktad. Yan, parang ganyan. Susunod naman, ilogan mo ang bolt, yung parang lock bolt niya sa kabila. So, pa-counterclockwise ang ikot niyan. Pa-counterclockwise yan kahit naka-upright or nakabaliktad yung bike mo, katulad ng sa akin. Okay, step number 2. Pihitin ang body ng rear derailleur palikod para umalis ang guide pulley nito sa daanan ng free wheel or ng gulong pag tatanggalin. Pero bago natin yan simulan, ilagay muna natin ang chain sa small cogs sa likod, small cogs rin sa or small chain ring sa harap para mawala ang tension nito at madaling pihitin ang derailleur. Pwede mo rin pala ilagay ang chain sa pinakamaliit or sa pinakamalaki na cogs. Okay, step 3. Tanggalin na ang rear wheel. So, para matanggal natin ang rear wheel, kailangan nating i-mix ang step 2 sa step 3. Pihitin ang rear derailleur palikod or yung body ng rear derailleur palikod at kunin ang gulong. Kunin mo din ang kadena na nasa daanan niya. So ayan, natanggalan natin ang gulong. Panoorin nyo rin pala ang video ko ng paggawa ko ng silver cage na Shimano Alivio. Lalagay ko sa description ng link. Okay, ngayon ilalagay na natin ang rear wheel sa frame or sa bike. Ibabalik na natin. Okay, step number 1. Ipwesto ang gulong sa frame. Alisin mo muna sa daan ang kadena na nasa way ng ating cogs at i-align ang kadena sa ilalim sa pinakamaliit na cogs at i-align sa dropout. Step 2 sa paglalagay ng gulong or ng rear wheel, kailangan mong i-align ng disc rotor mo sa brake caliper or sa brake pads. Okay, ayan na. Kung nakita nyo na pasok ko na ang rotor sa dalawang brake pads, sa gitna ng brake pads. Okay, step 3 sa paglalagay ng gulong. Higpitan na ang skewer. Pero bago yan, higpitan mo muna ng ilang ikot paclockwise ang lock nut sa other side ng skewer mo. Step 4. Simula na ang paghigpit ng skewer.
Huwag rin pala masyadong higpitan ng lock nut kasi kung higpitan mo ito ng todo, hindi mo na ma-flip or malalock yung lever sa kabilang side ng skewer o ng gulong. Kung masyado namang maluwag, hindi siya maglalock or luluwag siya. So, kailangan sakto lang. Yun mga kapadyak, please like and subscribe para sa marami pang videos. Salamat sa panonood and see you next time.